Okay, so hi guys, so for now si mama nag maayos. Oo, oh, magiging ganun siya. So, ang gagawin niya parang ito. Yan, aray ko. Ito, mama, ito. Oo, oh, may ganun. Ito, mga dara-dara. So, nakikita nyo guys, yun yung sunset sa amin. Tapos? Ang ganda, diba? So, meron tayong apat na nakuhang mayana sa baba. So, ito, start natin pagtatani. Sabi ko sa inyo, siguro itong malapit. Paano lumalaki ang mga dahon? Mayroon tayong apat na kinuha sa baba, sa garden natin sa baba. So ito, kailangan natin ng black earth, tayo ng kambing, at saka yung kusot. Ayan, kinuha namin sa bundok yan, at saka ito. Ito lang naman tatlong ingredients na kailangan natin sa pagtatanim ng mayana. Ayan, lagyan na lang tayo ng kambing. Thank you.
kailangan natin din ng ito, plastic cup, yung kinapon lang diyan natin ilalagay. Instead na susunugin nila, hinihin ko na lang para magtatanim yung mga mayana. Ito muna, lagay natin sa dilim. Sabagin natin doon. Ito kasi medyo naarawan. Ilang oras lang yung araw dito. Dito yung mga nasino. Una kong matapos. May done before. Ito kasi kaya malaki na ito. Kita nyo? Sa panibagong variety. Malaki itong pinutor ko. As in, malaki siya. Ganyan nakalaki na pinutor ko. Kaya malaki din siya. Suwana. Nagkakapi. Kasi napakaaga kung nagtanim-tanim ulit. And then ito, didiligan natin ng konti lang. Then dito muna sa lilim to para hindi siya ma-stress sa sikat ng araw. So, ang tips ko pala na isa, pag namulaklak yung halaman nyo, yung mga mayana, tanggalin yung bulaklak. Guys, yung mayana, ang nagdadala niyan, yung mga dahon ang nagdadala. Hindi yung mga bulaklak. Kasi pag once na mumulaklak na ito, mamamatay na siya. Pag naubos yung bulaklak niya or nalanta niya yung bulaklak ng mayana, lahat mamamatay na buong-buo. Isang puno ng mayana, mamamatay na siya. Yan yung pinaka-weakness ng isang mayana. So, kailangan putulin yung bulaklak niya. Hindi natin kailangan kasi yung bulaklak. Kung gusto nyo manatiling maganda at buhay yung mga mayana ninyo, pag namulaklak, tanggalin. Kakat na nyo yung mga bulaklak nila. So, dito muna sa lilim yun. Bulaklak, pero single lang. Kulay white. Naman mga single lang. So, ito lahat yung mga pinapabuhay ko ulit. So, pinapalaki na pala. Pinapalaki. Kasi buhay na eh. Ito po rin area sa likod bahay. Itong banda, ito kaka-recover lang. So, nilagay ko na dito. So, ito matagal na ito mga ito, mga recover. Pinaparo ko lang. Pag lumaki-laki konti, baba ko na doon sa, baba, sa labas. So, dito, yung ginawa ko noon, may hanging plant na rin kong ilagay sa likod bahay. Ito. Yan na yung isang panibagong tanim ko, inano ko, nayos, so, she remember before. Ito yung mayana, malaki-laki na rin. At dito yung recovery area, diba? Kasi hindi mga kaluwagan ang ating bakuran. Dito lang. Ito. Yung variety. Ito yung variety. Sa likod lang sila nakalagay. Hindi sila ganong narawang, kaya ganyan yung dahon. Ito kahapon eh. Ito yung tinanong ko hapon, nalanta na sila. Pero mabubuhay din sila. Okay, mag-alala. Kasi ito talaga matagal mag-recover. Ito yung mga klaseng variety matagal mag-recover. Ito, hindi ba lang? Madali lang. Yung pinprayer din mahal. Pinta nila. At ito, hindi ko lang siya kailangan niya. At ito, ito yung ibenta pa. Pinapalag mo ko ito. Tapos,
So, ibababa ako na ito. Ganitong kalalaki. Kalalaki na siya. Sige, wala yun. Sumasakit ang ngipin. Magkakapi. Ay, nag-itsaka pala. Nangyayas. Ang nangyari sa ngipin mo, girl. Umaga. So, hanggang sa muli. Bye-bye ka na. Bye. Ang cute ng pisngi niya, no? Tapos tingin mo nga, cute, oh. Ayan, oh. Halatang halata. Tsa. Tingnan mo yung mukha mo. Bye.